So mga tol, isang former boxing champion nga po na si Julius Francis, pinatulog ang isang lalaki na nanggulo sa establishmento. Nangyari nga po ang incident na ito sa London, sa Barks Park, Wembley. Ang dating former champion nga po na si Julius Francis na nakalaban noon ni Mike Tyson ay isa na po ngayon security guard sa Barks Park, Wembley. Isang lalaki nga po ang nanggulo at sinubukan nga po itong paalisin ng ibang security guard sa nasabing establishmento. Subalit galit na galit pa rin ang lalaki at pinagmumura pa ang mga security guard at ibang staff. Tinulak pa nga po nito ang isang guard, kaya naman sinundan ito ni Julius Francis. Ngunit nang pagsasaraduhan nga po ito ni Julius Francis ng barikada, tangkang susugod itong lalaki. Mabilis naman na nakaiwas ang dating former boxing champion. Kaya naman, yung isang staff naman ang sinugod ng lalaki at tangkang susuntukin. Pero ginantihan po siya ng suntok ng staff hanggang sa umikot nga po itong si Julius Francis. At nang lapitan siya ng lalaki, sinunggaban agad ng suntok ni Julius Francis. Knockout nga po ang lalaking ng gulo at ang himbing ng tulog. Pinost nga po ang video na ito sa Twitter account ni Michael Benson. Si Julius Francis nga po mga tol ay dating lumalaban sa heavyweight division. Nakalaban na po nito ang former heavyweight champion na si Mike Tyson. Natalo nga po ito kay Mike Tyson noong taong 2000 via technical knockout sa round 2. Huli nga pong lumaban si Julius Francis taong 2006. Nagtala ng record na 23 wins, 24 losses and 1 draw. Sa kabilang banda naman mga tol, Ricky Hatton nakapagbawas ng 40 pounds na timbang. Ni-reveal nga po ni Ricky Hatton kung paano siya nakapagbawas ng timbang bago ang laban niya sa exhibition. At ang makakalaban nga nito mga tol ay itong si Marco Antonio Barrera sa July 2 na gaganapin sa Manchester. Paliwanag nga po ni Ricky Hatton, inaayos na nga daw po niya ang kanyang pagjejeta at iniiwasan na ang alak para mas lalong maging better shape ito. Dagdag pa ni Ricky Hatton, nag-e-exercise daw ito 2 beses sa isang araw at ready na nga daw ito sa exhibition match nila ni Marco Antonio Barrera. Sa kabilang dako naman mga tol, sinabi nga po ni Jermar Charlo ang dahilan kung bakit hindi na ito nakalaban si Canelo Alvarez, David Benavides at itong si Munguia. Paliwanag nga po ni Charlo mga tol, kung gusto nga daw ni Canelo na makalaban siya, bumaba daw ito sa middleweight division. Ayaw nga daw kasing umakit ni Charlo ng super middleweight at kontento na siya sa 160-pound division. Pagdating naman daw dito kay David Benavides, wala naman daw siya mapapala dito dahil wala naman daw itong hawak na titulo. Pagdating naman kay Munguia, umakyat din daw ito ng division katulad ni Canelo Alvarez. Dagdag pa ni Jermar Charlo mga tol, may mga batang fighter pa daw dyan na handang umakyat sa division niya at magbibigay daw ulit ng exciting sa division ng middleweight. Kaya ang division daw niya kailanman ay hindi mamamatay, kailangan lang daw maging patient.